Welcome back mga kabaryo sa ating usapang baboy, and alam po natin na marami po sa atin ang nag-aabang na manganak na itong ating mga imported na inahin. Ano po? So ngayon po, makikita na natin kung gaano nga ba sila karaming manganak. Naghihintay po tayo ng sundo, and since medyo naaliw po tayo sa mga flashback, baliktanaw po muna tayo ulit. Finally po, ito na po ang ating mga inihin, and nanganak na nga po sila. So silipin na po natin. So ito po yung unang beses nilang manganak. So mga first parity po sila. And ito po sila. Sa ngayon po, meron pa lang tayong 5 na nanganganak. And marami pa po dito mga buntis. Nice. Sa kasalukuyan po, ang mga nakakarga na dito sa farrowing building nila ay 3 batches na. And silipin na po natin itong unang inahin na ito. And ito po ang kanya mga biik. So ngayon po, nagpapasuso siya ng 15 heads na piglets. So dito po sa atin sa Pilipinas, ang standard na litter size born alive ay 10 lang. Pero sa kanya po, 15 na. Good job! Okay, so ito rin po, meron silang jute sack dito. Ito po ay para sa additional na init at para tuyo ang kanilang paligid. And araw-araw po itong pinapaltan. So yan naman po ang brooding light. Then lipat tayo dito sa kabila. Ito naman po ay nagpapasuso ng 14 heads ng piglets. Wow. Yan, napakadami po. Pagdating naman po sa size, ito, meron po sila dito mga medyo maliliit. Ayan, runs. And ito pang isa. So ito po kasi talaga pwede natin itong ma-encounter kapag masyadong marami yung mga beak na pinapanganak. Okay, and then lipat po tayo dito. And ito naman po ay nagpapasuso ng 15 piglets. So yung pagdating naman po sa kanilang size, ang target po natin sa Pilipinas ay 1.5, pero kung ganito po karami ang piglets, medyo acceptable na po na maging 1.2. Pero yung actual po na birth weight natin ay nasa 1.4. So maganda po yun. And then ito, itong inahin daw po na ito ay nanganak lang ng 5. Pero actually parang naging blessing in disguise pa siya, kasi nalipatan po siya natin or napaampunan siya natin ng iba pang mga piglets. So ngayon po, nagpapasuso siya ng 10 piglets. And yung 5 po ay galing dito. Kasi ito naman po ay nanganak daw ng 20. God, so, na yun, 17 po ang buhay. So yung iba po dito ay pinampun nga natin para ma-insure po natin na lahat po ng biik ay makakakuha ng sapat na nutrisyon or sapat na gatas. And aside po sa fostering, syempre binibigyan din po natin sila ng milk master. Okay. Ang milk master po, ito yung ating milk replacer.
And dahil nga po sa sobrang dami ng biik na ipinapanganak ng ating mga inihin, as early as day 1 ay nagbibigay na po tayo. And yes po, semen battle yan. Wow! Ito po yung kanilang board kung saan nakalista po yung details nung nanganak na inhin. So nakalagay po dyan yung sow number, kung ano yung born na ginamit, kung kailan sila manganak, and kailan sila iwawalay. Nakalagay din po dito kung ilan po yung kanyang ipinanganak. So dito po, nanganak ito ng 17. 15 po yung liter size born normal po ang nakalagay dito. And 2 pong stillbirths. So meron po siya na 10 lalaki and 5 babae na biik. Okay, so yung inihin po ay land race and yung kanyang barako naman ay large white. So F1 po ang mga na-produce natin na mga biik dito. So ito po, ayan, land race po yan. Okay, and then next po, ito naman. Ayan, so land race din po siya. At large white pa rin po yung barako. So ito naman po ay nanganak ng 16 na piglets. 14 po ang normal at 2 ang stillborn. Ayan. So ito po yung merong runts. And then ito po. So large white po yung inihin. Large white din yung barako. So mga pure po ang mga na-produce natin piglets dito. And ito po ay nanganak ng 15, wala pong stillbirths. Good job! And then ito na nga po, yung nanganak ng 5. Ayan po, so 5, 4 po ang lalaki, 1 ang babae. So sabi nga po natin kanina, ito po ay ginawa nating foster sow. Ayan, so meron po dyan siyang mga ampon na mga biik. Pero mamaya po, nakaplano pa rin sila mag-sort. So yung mga pinakamaliliit na biik po dyan ilalagay. And then, ito po yung pinakaunang inahin na nanganak. So, ito po ay nanganak ng 20, 17 po ang buhay, 2 ang stillborn, at 1 ang mummified. Ayan. So, ito pong mga biik na ito ay binawasan na natin para mas masiguro natin na mas mataas yung tsansa na mas marami ang mabuhay sa kanila. Okay? So, ito pong mga ito ay wala pa. Pero umiya po, silipin din po natin. Okay. Kagaya po ng itinuturo natin sa mga nauna nating videos, napaka-importante po na makapag-provide ang ating mga inihin ng maraming gatas. And ito nga po ay nakadepende sa dami ng kanilang kakainin. So dito po pumapasok yung kanilang feeder. Huh? Ayan. So ito po ay parang auto-feeder din. So lagi po silang may available na feeds and gagaluin po nila yan pag nagugutom sila. And yung feeds po ay dito naman nakalagay. So ayan po, dinedemo sa atin ni Kuya Moon. Ginagalaw lang po yun para may malaglag na feeds. Ayan. And syempre, since naiinggit po tayo, itatry din po natin. Ayan, so ito po yung feeds nila. Mash po yan. Kasi yan po yung requirement nitong ating mga imported na breeders. And ito naman po yung lalagyan nila ng feeds. And dito naman po nag-a-adjust. Ayan. So, ito. Tingnan natin. Ayan. May laman pa naman po. And then, para ito po ay mahulog, kailangan natin galawin ito. Ayan. So, ito po. Wait lang. Ayan. So, anytime po na sila ay nagugutom, meron po laging available na feeds na pwede silang kainin. And mas marami nga pong biik, mas marami silang kakainin. Okay. Next po, ipapakita naman natin itong mga iba pang mga buntis na inahin. So sabi ko nga po kanina, 3 batches na po yung nandito. Ito po ay kasama na sa batch 3. Ayan. So ito po, napakalaki ng tiyan. And large white po ito. Malamang marami rin pong biik yan. And then meron na rin po tayo ditong durok. Medyo maliit lang po ang tiyan, pero ang mga durok po kasi talagang minsan kaunti lang ang liter size. And meron po siya ditong 2 utong. Ito po ay para sa mga biik na 2 ang ulo.
Say what? At least ready ang ating durok. And ito po yung last nating inihin para sa batch 3. Within the week po, maglilipat sila ng batch 4. So ito pa. Ayan. And mukhang hindi po kumakain itong isa. So mamaya i-check po yan. Ayan, malalaki po ang tiyan. Mukhang makakarami na naman po tayo ng big dito. And para po sa ating mga kabaryo na nagtatanong kung maglalabas po sila ng mga gilts, yes po, maglalabas po sila ng mga breeders, boars, and pati mga castrated na mga biik na palakihin. Ano po? So abangan lang po yan dito sa ating channel. Okay, and then ito naman. Actually, natutuwa po tayo dito kasi ito po yung lalagyan nila ng gamit. And ito po ay ini-slide-slide lang natin. So depende po kung nasaan yung ating mga biik na ipaprocess or kung may gagawin tayo, then doon po natin siya lalagay. So katulad po nito, ito yung mga pina-foster natin na mga biik. And ito pong mga ito, lima po yan. Ito pong mga ito ay pabibigyan natin ng prime start kasi parang medyo mahina sila. And ito na nga po, sina Kuya Mon at si Kuya Ernie. Ito po ay prime start and ito po ay binibigay orally. So meron po yung laman ng mga MCT. Ito po yung nagbibigay ng energy sa ating mga biig. And aside po dun, meron din po yung mga immunoglobulins, probiotics, and mga vitamins and minerals syempre. So makakatulong po yan para palakasin yung ating mga biig. And katulad nga po ng mga ito, ito po yung mga pinaampun natin. And medyo maliliit po ang kanilang size. So para medyo makabawi sila at magkaroon sila ng extra energy para dumede dito sa kanilang bagong inhin, so bibigyan po natin yung lima nating pinaampun. Okay. And so 2 ml po ang binibigay natin. Pero originally po, ito talaga ay binibigay natin pagkatapos na ipanganak yung ating mga biik. Ano po? So mga 6 to 12 hours pagkatapos nila makasuso ng colostrum, binibigyan po natin sila ng prime start. Pero yung po mga mas maliliit, yung mga 1 kilo pababa ang timbang, double dose po ang binibigay natin. So instead na 2 ml lang ang binibigay, 4 ml po doon sa mga maliliit na mga biik. So ito naman po, although nabigyan na natin ito ng prime start nung pinanganak sila, binibigyan po natin ulit dahil ang goal nga po natin ay palakasin sila. And kapag mas malakas na ang ating mga biik, mas makakalaban sila or mas makakasabay sila dun sa mga malalaking mga biik sa pagsuso naman dun sa kanilang inihin. Okay! Okay, so ito na po muli mga kabaryo, ang unang batch ng piglets dito po sa farm sa Rizal. And nakita na po natin na talagang maraming manganak itong mga breeders na ito. Meron pong nanganak ng 20, 16, pero yun nga, meron din pong nanganak ng 5. Pero kung i-average po natin, ang average litter size po ng 5 inihin na nanganak ngayon ay nasa 13, which is napakataas pa rin po. Dahil sa first parity, acceptable pa rin po ang 8 na litter size. Okay? So, eto na po muli ang ating mga piglets. Ayan, and ito pong ating farrowing building, tuloy-tuloy na po na may mga anak hanggang February. Ayan, so syempre bago po uli matapos itong ating video, shoutout po kina Sir Daryl Descutido, Sir John Villa Carlos from Quezon, Sir James Dumaran, Madiskarteng Situring, Tambayan Payamanan OFW Vlog, RGC Farming Gallery, and Ma'am G. Coronel. Ayan, so thank you po sa panonood. And sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel. And palagi po tayo mag-iingat. Isa pang baboy na may katuwaan, pampasaya ng pig relax.